Airport at Terminal 1, 2, 3, okay, 4. At madalas pag international ay Terminal 1 lang naman kayo, okay, Terminal 2 sa Pasay. At meron naman sa Clark, Pampanga, yung iba. At please, kung ikaw ay pupunta na ng airport at magpapatugtog-tugtog ka na ng darating man ang isang araw. Wait for me, aking mahal. Ano pong sumunod ay sa Davao, pwede rin bumiyahe doon sa Mactan, Cebu, Iloilo. At pagdating ng airport, siyempre pakita mo sa guard ang passport at ticket mo para ituro niya kung saan ka entrance. And then, pagdating doon, papasok ka ng airport, merong machine para, dito na yung sinabi kanina na papacheck ang iyong gamit. So yan ang machine, ipasok mo yung bag mo, ang mga gamit na medyo matigas, makalansing. Minsan yung mga ibang airlines na gaya ng iba na mag-check-in ka ng mag-machine check-in ka at magkaroon ka ng sarili mong boarding pass, pero yung standard ay ganun. Bibigyan ka doon sa counter ng airlines ng sasakyanan mo. So pati yung kung ikaw ay connecting flight, nakalagay na dyan, at kung ikaw na may direct flight, so ganun pa rin. Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for flight 143 to anyone. We are inviting you, those passengers who feeling brokenhearted, to take some Bevjesics and to take a aspirin. Please have your brokenhearted ready to meet another challenge. Regular boarding will approximately 10 years to move on. Thank you. Ito ay medyo may kalumaan na travel guide, pero kahit paano, ganun pa rin naman ang pag-flight, ang pag-ayos, pagsakay ng eroplano. Ay, una, syempre, kapag kayo ay na-schedule na para mag-flight, sabihan kayo ni agency kung kailan, kung anong oras, at anong airlines, kung direct ba flight nyo o kaya connecting flight kayo. At syempre, may mga briefing pa naman kayo sa agency nyo bago kayo makaalis, bago kayo nila papaalisin, papuntahin ng airport. Kaya lang, minsan may mga agencies, may mga LO na wala ng kwento-kwento, diretsohin na sabihan kayo punta kayo ng airport at ganito-ganyan, huwag lang magpapahuli, huwag patanga-tanga. Di syempre, lalo at kung ikaw ay first-timer, talagang hindi maiwasan na tanga-tanga ka talaga. Okay? Kahit nga yung magsakay, yung pagsakay ng bus galing ng probinsya papunta ng Manila, medyo mag-iisip, may stress ka rin pagdating mo ng Manila. Saan ka pupunta? Saan ka tutungo? May sundo ba? May ano? So, buti natin ngayon, eh, nandiyan dyan naman din ang text, ang chat, ang makapagtanong-tanong. So, syempre, since marami at meron pa sa atin na yung iba, naka-commute lang o nag-bus lang, nag-jeep lang galing sa kanila, na hindi pa nakapag-flight, ni hindi pa nakapasok ng terminal ng airport. So, kahit papaano, medyo mangangapa-ngapa ka sa simula. So, una, any airlines ka, okay, papasakayin ng inyong agency, ng inyong amo, okay? Sa pag-alis, may mga tinitingnan na timbang ang kilo ng dala nyo. Ang hand carry, kung domestic lang local dito sa atin, 7 kilos ang pwede mong bitbitin sa loob ng eroplano. At minsan, i-allow ka, payagan ka na may isang backpack o kaya maleta na maliit sa timbang ng 7 kilos, tapos may isa kang shoulder bag o kaya pouch na maliit ng ganon, 7 kilos lang. Pero pag international, hindi lang 7 kilos, depende na rin siguro sa airlines, pero around 10 kilos baka pwede yung pang-international. So itanong nyo na rin kasi minsan depende rin sa airlines kung stricto o kung meron silang protocol talaga. At ang ipapaluggage, ang bagahe mong i-luggage, pag ipapaluggage yun, ibig sabihin, hindi mo bit-bit sa loob ng eroplano, luggage yun. So, ang tinitingnan yung size, tinitingnan ng timbang, pero pag international, is about mga, depende rin sa airlines, pero mga nasa 25 to 30 kilos, ba pwede? Okay? Pero syempre, pag paalis ka pa lang naman,
eh wala ka naman masyadong malaking dala. So range from 20 to 25 kilos sa local, domestic, kapag ka international na, pa-abroad na. So baka 25 hanggang 30. Okay? Tapos, kaya sabi ko medyo may kalumaan na to kasi green pa ang passport at ang passport nyo ngayon ay brown na. Tama? Bago kayo umalis, during orientation o kaya briefing o kaya si agency, ang LO, bago kayo pumasok ng airport, ibibigay sa inyo ang mga dokumento na dapat niyong dalhin. So, nandiyan ang passport mo, ang ticket mo, ang OEC, ang certificates, ang ticket, siyempre. At ang mga documents gaya ng contract nyo, meron yan kasama nyo pag-alis. Okay. So, para ibigay nyo, iabot mo doon sa agency doon, kaya sa mismong employer. Ayan. And then, itong mga additional things to bring, kung kinakailangan, kung meron ka, okay, ito'y optional or extra lang naman. Mga yan. At hindi siya importanteng necessary gaya ng itong mga basic documents na to. Okay? And then, mga bagay na pinagbabawal na dalhin sa loob ng eroplano at pati sa luggage, kaya chine-check din nila yan kung ano ang mga bagay na to. At si agency sasabihin din sa inyo ang mga ito. And then, ito rin, mga fresh fruits, vegetables, okay, at iba pang mga bagoong at same class nito. And then, ang airport advisory. Okay? All electronic devices are now required to be submitted for check-up before the immigration section. This includes cellular phones with memory cards, flash disks, external hard drives, laptops. Tine-check naman. Minsan, parang yung iba. Siguro, kapag check-in, tine-check lang nila. Pero may mga ano naman. Hindi naman kinukuha at ano. So, kahit na yung mga magdala ng cellphone sa loob ng aeroplano, hindi naman maging problema. Hindi ko masyadong naintindihan bakit ito ay ganun. A special device will be inserted into the electronic devices that will scan all the... Ah, okay. Meron na... wait lang, mamaya meron kang bubuksan habang pumapasok ka na ng airport. Merong scanning. So doon lang naman malalaman kung may mga makalansing na gamit na hindi mo pwede dalhin. So, ang mga airport terminal, pwede 1, pwede 2, pwede 3, pwede sa Clark, pwede sa Pampanga, pwede sa Davao, pwede sa ang airport kayo. At ganun din ang mga patakaran nila pareho. And then, pagdating mo doon sa entrance, ayan, tinitingnan lang ni guard ang passport mo at ang ticket mo. So, hindi pa yan ang immigration, ha? Okay? So, pwede na kayong magtanong dyan kung titingnan nila kung talagang mag-check-in ka na ba o tatambay ka muna dyan sa labas. And then, pagpasok mo, meron na dyan. Yun na ang pa-x-ray, pa-scan ng mga gamit. Mga gamit lang, hindi, baka pati ikaw susuksok ka magpa-x-ray dyan sa loob ng machine na yan. Yung gamit mo, i-check nila hanggang pagkatapos dyan, makikita mo na yung tila o kaya pwede ka na magtanong saan ang mga kasabayan mo o kaya saan ang airlines na sasakyanan mo. So makikita yon sa ticket mo kung anong airlines at sasabihin naman sa iyo ng nag-book at kung anong oras. And then pupunta ka na doon, may mga nakapila na yan at magtanong-tanong ka na rin kung saan ang papuntang kunyari. Kung Saudi, edi kung Riyadh, papuntang Riyadh. Kung direct flight, kung pa Saudi. Kunyari, kung pa Kuwait, edi magtanong ka saan ang papuntang Kuwait. Kung pa Egypt, saan ang papuntang Cairo, kunyari. Kung pa Russia, saan ang papuntang Moscow. So yun ang itatanong mo sa mga guard. At titingnan nila ang ticket mo kung tamang oras na ba yun. Pwede ka na mag-check-in na or mamaya pa at pumila ka muna o maghintay ka muna. Ayun, so dito sa counter na ito, sa counter na yan, hindi pa yan ang aeroplano ha. Baka mamaya sasakay ka na dyan at papasok ka na doon. Yan ay tine-check lang nila ang ticket mo, ang passport mo, ang bagahe mo, sakto lang bang kilo na dala mo sa loob ng eroplano. And then, so kapag ka-okay na, tapos na yon, bigyan ka nila ng boarding pass. Alright.